Grabe yung usapan kung ano yung next kay Mark Magnifico Magsayo. Eh, huwag na tayo mag-usap-usap. Ito na. Nagsalita na po si Sean Gibbons sa kanyang magandang plano dito kay Mark Magnifico Magsayo. At ang masasabi ko lang, maganda. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, good morning po sa inyo lahat. Pau salut, Powcast Sports. Isa na namang usapan tungkol dito kay Mark Magnifico Magsayo. Siyempre sa boxing. At dahil mainit pa si Mark, ang sarap pag-usapan kung ano ba yung next kay Mark Magnifico Magsayo. Alam ko, gusto niyong makalaban si Mark, ni Mark si Navarrete, di ba? Most of the fans. Pero unfortunately, I think that would have to wait. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. First of all, yung source ko po nito ay sa interview po mismo ni Sean Gibbons sa Seconds Out. Doon po ni-reveal niya kung ano yung mga plano niya kay Mark Magnifico Magsayo. Ibig sabihin ng plano, yun yung gusto nila mangyari, pero hindi ibig sabihin, yun yung mangyayari. So, tatandaan po natin na ang ating pong kababayan na si Mark Magnifico Magsayo ay meron ng hawak na belt na WBC featherweight. Pag ikaw may hawak na belt, ikaw ay may responsibilidad para pangalagaan ito. At syempre, para depensahan ito. May mandatory defense, may choice. Kung hindi nyo pa alam yan, ibig sabihin ng mandatory, pag sinabihan ka na ng WBC or sanctioning bodies na ito kalabanin mo yung number one natin. Which means, si Ray Vargas po yung number one. Pero hindi yun talaga yung choice ni Sean Gibbons. Pero, sabi ni Sean Gibbons, kung sabihan sila, di good, lalabanan nila si Ray Vargas. Kung sabihan sila na kailangan nila labanan yun. Pero, I think ang gusto ni Sean Gibbons and he said on the interview was the two names. At matutuwa ka dito sa pangalan na ito. Bago ko sabihin, siguro pwede mo i-comment kung sino sa tingin mo. Dalawang pangalan, hindi si Navarrete, hindi si Vargas. Ang idea nito ni Sean Gibbons na sana mauna. Again, he's welcoming Ray Vargas because that's the responsibility if it comes to that. But I think ang gusto talagang gawin ni Sean Gibbons, sinulat mo na ba kung sino sa tingin mo? Explain ko sa inyo muna habang nag-iisip kayo para masabi ko sa inyo kung bakit ito yung pinili ni Sean Gibbons. So, ang gusto makita ni Sean Gibbons, ma-show, maipakita ng maayos ni Mark Magsayo yung kanyang galing sa pagboboxing, yung kanyang assets. So, showcase niya yung kanyang galing. So, itong laban na ito, na dalawa, Sean Gibbons felt that or feel that he'll be able to showcase the real talents and skills nito ni Mark Magsayo dito sa dalawang boxing hero na ito. At I agree. Of course, Sean Gibbons, very good architect sa mga boxers. He's been given Filipino boxers a lot of opportunity. In fact, ang dami kong natutunan doon sa interview na yun. So, credit again to Seconds Out for that interview. Sooner or later, we'll be doing the same thing. Maybe we can interview Sean Gibbons too in the future. But let me now tell you, ang dalawang boksingero po na sinasabi po ni Sean Gibbons ay si Leo Santa Cruz. Pero may belt si Leo. Pero they feel na magandang laban yun at kaya. So if you're a manager, matchmaker, you need to have the kumbaga, yung magandang matching. And this is a good match that's winnable. And ito pa isa, matindi rin. Walang nakahula nito. Wala. Siguro may nakapagsulat ng Leo Santa Cruz. Kung nasulat mo yung Leo Santa Cruz, good job sa'yo ah. Nasulat mo ba? Comment mo nga kung nahula mo yung Leo Santa Cruz. Itong isa, pag may nakahula nito, heart na natin kagad. Heart. Ang pangalawa po sa parang gusto ni Sean Gibbons ay si Brandon Figueroa. Brandon Figueroa, ang ganda ng laban niya. Pero nasa mababang division, I think baka umakyat sa 126. Brandon Figueroa, certainly a young guy and a good guy and a good matchup. Talagang bakbakan kung yan ang mangyayari. So, yun yung first two options or names na sinabi po ni Sean Gibbons. And he also mentioned, of course, the name of Conlan and Laywood na potential na makalaban. And of course, yung Warrington at saka Kiko Martinez. And yes, did sinabi niya nga doon na yung Kiko Martinez, easy work yan. IBF, kayang-kaya niya yan if it comes to that. But the idea and I think the really most sensible way
For anyone, it's just to choose first who to fight na yung mag-highlight palalo kay Mark Magnifico Magsayo, which they felt was is Lee Santa Cruz and Brandon Figueroa. Plus, hindi rin siya yung makikriticize na klase ng laban. But nonetheless, any other way, maganda yung mga pangalan na binanggit niya. Na-excite tuloy ako para kay Mark. And tanong, kailan pa yung Mark Magnifico, ay yung ano, Mark Magnifico Magsayo versus Emmanuel Navarrete? Makikita ba ba natin yan? Ang sabi nila, kasi tinanong si Sean Gibbons if Mark wants to unify or be undisputed, of course the answer is definitely yes. And you know, he called Emmanuel Navarrete the boogeyman. Meaning, pang main course yan si Emmanuel Navarrete. Pag nakuha na nila lahat ng belt, Magsayo versus Navarrete. Wow, gandang laban. Ano sa tingin nyo sa plano ni Sean Gibbons? Agree ba kayo? Would you do it the other way around? So yung Emmanuel Navarrete hype, alam ko nandiyan dyan na yan, but masyado pang mahaba, no? So keep hyping, pero na-hype ako dito sa Leo Santa Cruz at saka Brandon Figueroa. Gawin natin yan ng ano, ng what if kung sila maglaban. Comment nyo lang po down below and forget, don't forget to subscribe, hit that notification bell para laging updated sa mga kwentuhan na ganito. At syempre, may opinion tayo dito. Meron tayong konting analysis sa mga balita. At para sa akin po, very good. Ang ganda ng mga nasa pipeline ni Mark Magnifico Magsayo. Good job, Sir Sean. And hopefully I can see any of those names as the next fight of Mark Magnifico Magsayo. I understand about Emmanuel Navarrete. Final, the big boss fight. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.